sa loob ng Blue Moon. Hi everyone, good morning. Have a beautiful day. Right now, we're here in Dallas, Texas, and you see the beautiful nature here. Sobrang nag-enjoy kami while walking here and doing our, you know, daily routine, praying to God and, you know, walking and exercising. And masaya kami, nagpapasalamat kami sa grace ni Lord kasi nakakapag-travel kami. And paano po ba natin na i-enjoy yung ating buhay? Paano ka magkaroon ng time freedom? Paano ka magkaroon ng financial freedom? At matulog on your own pace. Gusto mong gumising at your own time. So, ganun po dapat yung buhay natin. Sabi nga sa Bible, di ba? God has given us a life and life to the full. So, enjoy lang natin yung buhay na binibigay ng ating Panginoon. So, here are the three things na natutunan namin sa aming buhay. Paano ba ma-enjoy yung buhay natin? And paano, you know, just travel and just gallivant in life, you know? And at the same time, work and do the things that you love. And there are three points that I'm gonna share with you that you have to invest to. First, you have to invest your time with God. Kasi unang-una po, kailangan unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Kailangan yung buhay natin nakasentro sa ating Panginoon and kay God. So pagka nakasentro po siya doon, everything will fall into its proper places. So kailangan every morning po, pag-gising nyo pa lang, magbasa na kayo ng Bible, magdasal na kayo. Paggabi naman, ganun din. Same thing, you have to be intimate with God. Kasi it's an investment in the kingdom of God. And because of that, God's gonna teach you how to, you know, maneuver your life, how to do things according to His will and how to obey Him. And yun po yung pinaka-importante. Araw-araw po yung buhay natin, there are lots of decisions. So lahat ng mga decision kailangan po, nakasentro kay Lord. Yung pangalawa, invest in yourself. Kasi po pag nag-invest tayo sa sarili natin, kailangan na matuto tayo, mag-grow tayo, mag-multiply yung skills, yung talents natin. So, ini-invest natin dapat yung for example, magbasa ka ng mga books kung sa mga interested kang topics. Okay? Kasi sabi nga, pag nag-invest ka sa sarili mo ng anything, knowledge, wisdom, you know, lahat ng mga natututunan natin, kaya nag-aaral tayo kasi kailangan nating mag-invest sa sarili natin. Kasi pag nag-invest tayo sa sarili natin, you will never know. Magmumultiply yung skills mo, magmumultiply yung mga knowledge mo, yung wisdom mo. So, mas magiging tayong relevant, mas magiging tayong effective sa ating buhay. Tama? So, mas magiging tayong fruitful, mas magiging tayong productive, mas magiging tayong, let's say, mag-invest ka sa sarili mo on how to learn businesses, on how to learn, you know, investment and all these kinds of things sa buhay natin para mas magiging tayong masaya, mas magiging tayong ma-enjoy yung buhay natin. And last point is, mag-invest tayo ng ating resources, ng ating pera. Kailangan matuto tayong mag-invest at aralin yung mga business investments na magiging gagawin natin. Kasi bago tayo pumasok sa isang investment, kailangan na alam natin yung pasikot-sikot. Example, gusto niyo mag-invest sa real estate, kailangan alam mo yung pasikot-sikot sa real estate. Example, gusto niyo mag-invest sa technology, kailangan aralin niyo yung technology. Kung gusto niyo mag-invest sa markets like stocks or mutual funds, kailangan aralin niyo rin yun. Aralin niyo yung mga technicalities, right? So, ganun po. First, I just want to remind you, invest your time with God because si God po yung mag-guide sa buhay natin. And number two, invest in yourself. And number three, invest your money or your resources. So, come on, this is it. And enjoy everyone.